Hello mga ka-agribukin, welcome back to my vlog. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos. For today's vlog mga ka-agribukin, tuturuan ko kayo kung paano mag-inject ng ating mga biserong kambing at kung ano nga ba ang kailangan para sa ating mga biserong kambing. Ngayon, papakita ko sa iyo kung ano ang kailangan nila mga ka-agribukin. Para sa ating mga bagong bisiro o yung mga bagong panganak, nagbibigay kami ng vitamin B complex mga ka-agribukid. Ito siya. Four days after nilang mapanganak mga ka-agribukid, binibigay na namin ito. Kung wala kayong makita mga ganito mga ka-agribukid, available ito sa ating Delcrucion merchandise sa ating Facebook account. After nito mga ka-agribukid, sinasabay din namin mga ka-agribukid ang iron dextran na injectable. Ito siya mga ka-agribukid. Ito mga ka-agribukid ay para hindi magkaroon ng anemia ating mga alagang kambing para maging malakas din sila. Ito yung mga ginagamit nating gamot ka-agribukid. Ang vitamin B complex at iron dextran na pwedeng mabili sa ating Delcrucion merchandise, visit lang kayo sa Facebook account natin. After nito mga ka-agribukid, meron din tayong ibang ginagamit katulad ng Combinex, ito yung spray para sa kanilang pusod mga ka-agribukid. Ito binibigay natin upang hindi langawin ang pusod ng ating mga alagang kambing. Dahil mga ka-agribukid, kapag dinangaw yung pusod ng kalagang kambing, maari silang magkaroon ng tain ng langaw at maari itong maging uod na sanhi ng pagkamatay nila. Ang Combinex pala mga ka-agribukid ay pwede din sa mga orf na kambing o yung may sugat-sugat dito sa kanilang bibig mga ka-agribukid. Combinex din ang ginagamit ko pang spray doon para maalis yung sugat nila. Pampaalis din kasi ng langaw yun. Kaya ito, ginagamit ko sa mga pusod ng ating alagang kambing upang madaling matuyo. Tapos, ang isa ko pang ginagamit mga ka-agribukid ay ang tiki-tiki. Nagbibigay lang ako ng tiki-tiki sa ating mga alagang kambing mga ka-agribukid kapag sila ay mahina. Pag marami yung kapatid niya, kunwari tatlo, yung iba hindi nakakadede, sinusuplayan ko sila ng tiki-tiki araw-araw hanggang 1 month. At kaya hanggang lumakas ito. Pero since marami tayong mga bisirong kambing na nalalabas, nagbibigay lang ako dun sa mahina yung the rest, ini-injectan ko na lang sila ng B-complex at iron dextran mga ka-agribukid. So ngayon, meron din tayong Dren syringe. Available din ito sa ating Delcrucion merchandise. Just PM nyo lang ako mga ka-agribukid. So ngayon mga ka-agribukid, sisimulan na natin. Tapos ko nang pinakita ang ating mga ginagamit para sa ating mga bisirong kambing. Ito sila mga ka-agribukid. Ayun mga ka-agribukid, sisimulan na natin mag-inject ng ating mga bisirong kambing. Meron pala tayong mga bagong bisiro na 12 pieces na bisiro. 15 dapat sila mga ka-agribukid kaso namatay yung tatlo. Hindi naman natin maiiwasan yun. Pero namatay kasi yung nanay nila. Kaya hindi ko na din nila napadede. Kaya ngayon mga ka-agribukid, pa-injectan natin mga alaga natin kambing. Nag-i-inject tayo mga ka-agribukid dito sa parteng hita niya. Dito siya mga ka-agribukid. Diyan. Diyan kami nag-i-inject mga ka-agribukid sa malaman niyang parte. Pinagsasabay na namin yung iron dextran at B-complex mga ka-agribukid upang minsanan na yung sakit na madadama ng ating alagang kambing or yung minsanan na lang na stress. Make sure mga ka-agribukid kapag nag-i-inject kayo, hindi matamaan yung kanyang buto mga ka-agribukid. Puro laman dapat yung parte na i-injectan nyo. Ang gamit ko pala na syringe at yung pwede pa lang sa kanila mga ka-agribukid, yung 1 ml, yun lang yung pwede sa ating mga bisirong kambing. Hindi rin natin sila pwedeng gamitan ng stopper kasi
Ito lang talaga ang pwede. Ngayon, tutusuan ko na itong B-complex. Ito siya. Unti-unti nyo lang itong babaan, mga ka-agribukid. Next ko naman bibigay, mga ka-agribukid, yung iron dextran, mga ka-agribukid. Ito siya. Kulay itim yung ano niya, mga ka-agribukid. Ang pinagkaiba ng iron dextran at saka vitamin B complex, ito para hindi magkaroon ng anemia yung mga alaga nating kambing. At yung vitamin B complex naman yung mga vitamins upang maging malakas ang ating mga bisirong kambing at upang maiwasan natin yung pagkapolyo nila, yung pagpilipit ng kanilang liig, mga ka-agribukid, yung parang na-stiff neck sila. Yun yung ano ng vitamin B complex. Kasi meron siyang vitamin B1 para hindi magpolyo. Ngayon mga ka-agribukid, hindi ano natin siya. Sa parting ito pa rin, mga ka-agribukid. Katulad din sa vitamin B complex, mga ka-agribukid, dito rin kami nag-i-inject ng iron dextran dito rin sa parte. Make sure, mga ka-agribukid, na sa isang banda o sa isang paa niya, yon yung isang gamot like vitamin B complex, at sa isang paa naman ay yung iron dextran para hindi magalo, mga ka-agribukid. Pwede rin naman kayong mag-inject ng iron ngayon, B complex bukas, or vice versa. Basta tandaan nyo, mga ka-agribukid, after 4 days after nila mapanganak, kailangan na nilang turukan ng gamot. Ngayon, bibigyan natin siya ng kikitigi, mga ka-agribukid, kasi mahina ito. Isang ml ng tiki-tiki, mga ka-agribukid. Pero pag malakas na yung ating alagang kambing, pag yan ang itiki-tiki, mga ka-agribukid. Pero kung konti lang yung mga kambing nyo o yung mga bisero nyo na ilalabas, pwede nyo lahat silang bigyan ng tiki-tiki, mga ka-agribukid. Kasi ito, gamot lang naman, vitamins lang ito. Ito rin yung ginagamit sa mga tao. Ito, spray natin siya ng Combinex. Ganun siya. Mabango siya, ka-agribukid. Hindi katulad nung quick heal. Walang amoy ito, may amoy siya. Ngayon, mag-i-inject ulit tayo ng iba pang kambing. Ang next natin i-injectan, mga ka-agribukid, ito yung dito. Yung mga bisirong kambing pala natin, mga ka-agribukid, ay kadalasan isa lang yung mga anak nila. At para sa akin, mga ka-agribukid, mas gusto ko na yun. Dahil mas madali silang lumaki kapag mag-isa lang sila. Kapag dalawa kasi, minsan nakukulangan ng gatas yung nanay. Ngayon, magkaan ulit tayo. Katulad din kanina ulit, mga. Eto. Gumagamit pala tayo ng injection, mga ka-agribukid, o yung mga syringe. Isang piraso lang para sa isang saninsanang pag-i-inject. Hindi na natin ito bibigyan ng tiki-tiki dahil malakas naman ito. Spray na lang natin ito. Tapos na tayo, mga ka-agribukid. Ilipat naman tayo dito sa kabilang pen. Nagkamali kami kasi ng gawa, mga ka-agribukid. Kaya nahihirapan tayo sa pagkuha ng mga bisiro. Come on!
Uunahin na natin itong mga kagribukid. Tapos, maraming nagtatanong o dun sa mga baguhan mga kagribukid kung nagtataiba yung mga bisero nila. Hindi sila nagtatay mga kagribukid. Nagtatay lang yung ating mga alagang bisero kapag nakakain na sila ng damo mga kagribukid. Pero, pag ganito pa rin yung tain nila, normal lang mga kagribukid. Ganyan. Normal lang talaga yan. Yung mga biserong kambing kasi mga kagribukid, sumususo pa lang sa mga inahin nating kambing. Kaya hindi sila maaring magdiarrhea o magtae. Kaya normal lang itong mga tain ganito. Mas may malala pa nga dito mga kagribukid yung parang tubig na talaga. Yung mga ganon. Kaya huwag kayong mag-aalala mga kagribukid. Huwag kayong mag-aalala mga kagribukid. Ayos lang yun. As much na hindi matamla yung mga alaga nyong bisiro, ayos lang. Itong mga gamot na itong mga kagribukid, gamat ko na sila. Matagal ko nang ginagamit. Kaya ayos lang sa akin at effective naman sila. Malakas yung mga bisero natin. Ilang days lang yan, tatalo na sila dito. Ngayon, start na natin mga kagribukid. After nito mga kagribukid o yung pag-i-inject nila, mag-i-inject na tayo every month. Monthly na yun mga kagribukid. Hanggang 5 months. Hanggang 5 months mga kagribukid. After yung 5 months, madalang na lang tayong mag-inject. Dahil malalaki na sila at malakas na yung resistensya nila nun. So, ngayon, ito kasi ngayon mga kagribukid, maliit siya. Ngayon papainumin natin siya ng tiki-tiki. 1 ml din mga kagribukid. Ganun lang ginagawa ko. Maraming nagtatanong mga kagribukid kung bakit ko iniiwala yung mga aking bisirong kambing at linalagay ko dito sa kidding pen natin. Ginagawa ko yung mga kagribukid dahil marami sila. Once na nanganak kasi sila mga kagribukid sabay-sabay. Minsan, inaako nila yung kanilang hindi naman sa kanilang bisiro. Kaya linalagay ko. At marami din nagtatanong kung paano ba pumupunta yung mga nanay nila dito. At ano ba yung ginagawa ko? Make sure mga kagribukid yung mga alaga nating kambing kapag malilit pa lang sila at hindi pa nila kayang sumama sa pastulan since pre-range tayo. Ganito yung ginagawa ko. Kinukulong ko sila mga kagribukid. Kasi pag minsan naiwan sila sa pastulan, hindi na namin sila nahanap. Tapos minsan naman, yung mga dumulagang kambing nanganak sila, hindi pa sila marunong mag-alaga ng bisero. Kaya inihiwalay namin yung mga bisero nila. Ganun ginagawa na yung mga kagribukid. Spray na natin sila ng Combinex ngayon. Para hindi langawin yung pusod nila. At para matayo din. Ngayon mga kagribukid, lilipat na tayo dun sa kabilang side ng kidding pen natin. Kung saan mas marami sila doon. Ngayon mga kagribukid, lilipat na tayo dun sa ibang side ng ating alaging kambing. Mas marami sila dito mga kagribukid, compare dito sa kabila. Baliktaran nito ang ating ginawang bakay mga kagribukid. Ito ngayon yung mga iba nating sirong kambing. Ito sila. So far, ayan yung mga nanay nila mga kagribukid.
once na naalaman ng mga nanay nila na nandito yung mga bisiro, dito na, dito na rin sila pumunta mga kaagribukid. Ngayon, mag-i-inject ulit tayo dito mga kaagribukid. Umpisa na natin dito. Ngayon, mag-i-inject ulit tayo mga kaagribukid. May nagtanong din sa akin mga kaagribukid kung ilang months ba pwedeng hiwalay yung mga ating alagang kambing na bisiro. Para sa akin mga kaagribukid, 3 months to 4 months inihiwalay na yung mga alaga nating bisiro na kambing. Upang hindi madrain yung kanilang nanay mga kaagribukid. At para madali na, based sa aking experience mga kaagribukid, pag hindi na walay kaagad yung mga bisirong kambing, matagal maglandi yung kanilang nanay. Meron din naman mga ibang kambing mga kaagribukid, kahit hindi nakahiwalay yung kanilang bisiro, naglalandi na sila. Pero minsan, kadalasan doon, sumususo pa, nakukunan yung mga alagang kambing dahil sinusuwag nila yung daddy ng nanay nila. Ngayon mga kaagribukid, tuturuan ko kayo kung ano yung sikreto ko para maging malakas yung mga bisiro. Ang ginagawa ko lang mga kaagribukid ay yun nga, 4 days after nilang 4 days after nilang mga panganak, kailangan bigyan na agad ng gamot ay mga vitamins para maging masigla sila. Make sure din na maraming gatas yung nanay nila para maging malusog at healthy ito mga bisiro. Kung mahina naman yung mga bisiro niyo mga kaagribukid, minsan, hindi nakakatayo, kadalasan yung mga kaagribukid, kulang sila sa vitamins. Bigyan nyo lang sila ng tiki-tiki para maging malakas sila. At make sure na dapat nakakasuso yung mga itong mga kaagribukid para maging malakas sila, katulad ng mga bisiro. Ganun lang yung ginagawa ko mga kaagribukid sa kanila. Kapag may nanghihina, binibigyan ko sila ng tiki-tiki. Kasi kadalasan sa mga nanghihina, nagkukulangan sila sa gatas or sa mga vitamins mga kaagribukid. Minsan kadalasan naman mga kaagribukid, kapag inbred yung ating mga alagang kambing, mahina yung mga bisiro. Agad silang namamatay o kahit anong gawin mong pag-i-inject sa kanila, hindi sila lumalaki. Minsan yung ganun na tendency, based lang sa aking experience mga kaagribukid, inbreeding yung mga alaga nating kambing. Minsan, matanda yung bulugan natin, kailangan na natin magpalit. Kasi ako mga kaagribukid, nagpapalit ako ng bulog every year mga kaagribukid. Meron naman ini-inject sa ibang site ng kambing mga kaagribukid. Pero hindi ko pa na-try yon. Puro ako dito nag-i-inject sa site na ito. Dito palagi mga kaagribukid. Sa likod ng paa ng kambing. Doon sa maraming laman. Doon palagi. So far naman mga kaagribukid,
So far mga kaagribukid, wala pang langaw o nataihan ng langaw yung mga alaga nating kambing. Healthy lahat sila at walang matamlay. Dahil alaga sila ng vitamins at PPP. Ito sila mga kaagribukid. Parang nagtatae. Pero hindi nagtatay yung mga kagribukid. Normal lang sa mga bisero to. Minsan pa nga mga kagribukid, marami na silang tae na nakistock dito sa kanilang puwit. Ang gawin nyo lang mga kagribukid, alisin nyo lang yon. Hindi naman mamamatay yung ating alagang kambing kapag ganito. Based sa aking experience kasi mga kagribukid, ganito talaga sila. Titigas lang yung tae nila. Titigas lang yung tae nila mga kagribukid. Pag malaki na sila at kumakain na sila ng damo, yun, mga kaagribukid. May nagtanong sa akin mga kaagribukid. So, dahil sobrang dami nyo na nagtatanong, minsan di ko na nasasagot. May nagtanong sa akin, paano ba daw yung mga bisero natin sa kidding pen, pinapadedi ng kanilang nanay? Once na nalaman nila na nandito yung mga bisiro nila mga kaagribukid, pumupunta mismo dito yung nanay ng mga bisiro. Dahil mga kaagribukid, alam nila yung amoy ng bisiro nila at yung iyak ng bisiro nila mga kaagribukid. Kaya hindi sila nalilito o naliligaw kahit marami na yung bisiro na nasa kidding pen. Once na puno na yung kanilang lalagyanan ng gatas o yung suso nila ay malaki na at tumitigas na mga kaagribukid, kusa silang uuwi dito sa kanilang bahay. Nagpapasuso silang mga kaagribukid. Ganun yung ginagawa nila mga kaagribukid. Ilang years din mga kaagribukid, pinag-aralan ko to. Nung una di sila marunong mga kaagribukid. Pero nung tumatagal, na lalaman din ng mga inahin na kambing yon. Basta make sure mga kaagribukid, walang naamoy na ibang bisirong kambing yung mga inahin para hindi sila malito. Once na kasi na naamoy silang ibang bisiro, aakuin nila yung mga kaagribukid at gagawin na rin nilang bisiro yon. Kaya ganun din nagbabansot yung ating alagang kambing. Madami silang pinapasusong mga bisiro. Kaya ganito yung ginawa ko mga kaagribukid. Separate sila. Ngayon mga kaagribukid, last 2 na lang yung ating i-injectan na kambing. Tapos na natin yung 12 pieces na bagong bisiro natin mga kaagribukid. So far malakas sila at wala silang sakit. Malaki din sila mga kaagribukid. Basta ang gawin nyo lang mga kaagribukid, kung mahina, araw-araw na tiki-tiki. After nitong 4 days nilang mapanganak mga kaagribukid, monthly na tayo ha, huwag nyo kakalimutan yun. Kunwari ngayon is January 14. Next na tayo mag-aano sa February 14, Valentine's. Alam nyo na mga kaagribukid, saan tayo sa Valentine's? Dito tayo sa farm. Mag-i-inject tayo ng mga bisirong kambing. So far mga kaagribukid, last na tayo. Dito tayo sa kabila. Kung gusto nyong magtanong sa akin mga kaagribukid, mag-message na lang kayo sa Del Cruz John De Leon. Yun yung FB account natin mga kaagribukid. O kaya sa Del Cruz John Merchandise, doon kayo mag-message. Kasi pag minsan mga kaagribukid, hindi ko na nasasagot yung mga message nyo. Lalo na yung mga urgent na nagpapatulong. Mag-PM kayo agad mga kaagribukid. Kasi minsan nasa farm ako, walang signal dito. Doon pa lang akong nakapag-edit sa
bayan natin. Ang location pala natin mga ka-agribukid. Ang location ko pala mga ka-agribukid ay sa Kapas Tarlac. Doon yung location ng mga ka-agribukid. Ito na yung last natin, backling. So far, meron tayo 5 backling, tapos noon 7 na dowling mga ka-agribukid. Mas marami yung dowling natin ngayon kumpara sa backling natin. Tansya ko mga ka-agribukid, yung kambing natin ay nasa 100 plus na sila. Hindi pa ako kasi nagbibilang. Madalang ako pupunta dito mga ka-agribukid kasi nag-aaral din ako. Pero kailangan kong once a week dapat nakakapunta ako dito. So ngayon mga ka-agribukid, tapos na tayong mag-inject ng ating mga alagang bisirong kambing. Ang ginagawa ko ay yung mga syringe na ginagamit natin ay iniipon ko na lang dito sa Wilkins. Inalagay ko lahat dito mga ka-agribukid. Tapos noon, tatapon ko to. May kapatid kasi ako nurse mga ka-agribukid. Kaya sa kanya ko ito papatapon. Kasi doon yung talaga yung tapunan ng mga ringgilya o yung mga syringe mga ka-agribukid. Minsan mga ka-agribukid, maaari din sila itong sunugin. Pero since nagsuggest siya sa akin na lagay ko daw sa isang Wilkins, sila na lang daw yung magtatapon, ay lagay ko na sila. Ito sila mga ka-agribukid. Ito ko na linalagay yung mga ginagamit natin na syringe para sa ating kambing. Yun lamang mga ka-agribukid. I hope na meron kayong natutunan sa aking video. Kung meron kayong katanungan mga ka-agribukid, i-comment down below nyo lang upang ating mapag-usapan. At muli mga ka-agribukid, ako'y nagpapaalala na huwag kalimutan i-like, share, subscribe, and click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. So mga ka-agribukid, don't forget to follow Del Crucian Merchandise on FB account. So, that's all mga ka-agribukid, and goodbye!